Nagpasalamat at nangakong magsusumikap si President-elect Bongbong Marcos bilang susunod na leader ng bansa. Hinimok naman ni Vice President-elect Sara Duterte ang lahat na magtulungan at magkaisa para sa Pilipinas. Yan ang unang balita ni Mab Gonzales. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. On the part of the House of Representatives, I proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. Pasado alas 6 ng gabi, iprinoklama na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang 17th presidente ng Pilipinas. 31,629,783 ang nakuha niyang boto base sa official count ng National Board of Canvassers. Kasama niya sa proklamasyon ang inang si dating unang ginang Imelda Marcos na tumayo mula sa wheelchair at dahang-dahang umakyat ng rostrum. Naroon din ang misis ni Marcos na si Liza, anak na si Simon at mga kapatid na sina Senator Amy at Irene. Kasabay na iprinoklama ni Marcos si Davao City Mayor Sara Duterte bilang 15th vice-presidente. 32,208,417 naman ang nakuha niyang boto. Mag-isa niyang tinanggap ang kanyang Certificate of Proclamation. Si President-elect Bongbong Marcos nagpasalamat at humiling ng dasal para sa ikabubuti ng bansa. To have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Sa June 30 ang inaugurasyon ni Marcos. Sabi ni Senator Amy, kung ang pamilya Marcos ang masusunod, nais nilang gawin ito sa Quirino Grandstand. It holds great memories for my family, having been the venue of my dad's inauguration. May nagsasuggest sa Fort Santiago rin, pero outdoor pa rin. May nagsasabi rin na katulad ni Presidente Duterte, pwede naman sa loob ng ceremonial hall ng Malacanang. Pero yung sister ko, hanggat maaari, outdoor sana. Hindi pa raw napapag-usapan ang selebrasyon ng pamilya dahil nakatutok sila sa pasasalamat. Nanay ko sobrang excited. Tuwan-tuwa siya sa mga pangyayari. She's suddenly able to hear, to walk, lahat ng sakit-sakit, lahat ng nararamdaman, biglang nawala, maliksing-malikse. Si Vice President-elect Sara Duterte nagpasalamat at nanawagan ng pagtutulungan para sa bansa. Thank you for the opportunity to save lives. Magtulungan tayo para sa isang bayan na mapayapa at nagkakaisa. Mahal natin ang Pilipinas. May God bless the Philippines. Tagang salamat. Hindi naman siya sumagot ng tanungin kung bakit wala siyang kasamang miyembro ng pamilya. Hi ma'am, may we ask po why some of your family members were not around during your pamilya? Thank you ma'am. Sa kanyang sponsorship speech, ipinunto ni Senator Meg Zubiri na ito ang unang pagkakataon matapos ang 1986 EDSA People Power na nakakuha ng majority vote ang President-elect at Vice President-elect. 58.77% ng kabuuang bumoto ang nakuha ni Marcos habang 61.53% ang nakuha ni Duterte. Ito rin daw ang pinakamabilis na canvassing sa kasaysayan ng bansa. Sa eleksyon ding ito naitala ang pinakamalaking bilang ng mga bumoto na umabot sa mahigit 55 million o 82% na voter turnout. This canvassing is the fastest in our nation's history of elections. However, we would like to emphasize, we did not sacrifice transparency and the authenticity of the results for a speedy count. Yan ang unang balita. Mav Gonzales, Buong Puso para sa Pilipino. Nagkagirian sa kilos protesta ng ilang grupong tutol sa proklamasyon ni na President-elect Bongbong Marcos.
at Vice President-elect Sara Duterte kahapon. Yan po ang tulakan ng mga pulis at mga rallyista sa Commonwealth Avenue, Quezon City mula sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Magmamarcha sana papunta sa Batasang Pambansa ang mga rallyista pero binarikadahan sila ng mga pulis. Wala raw permit ang rally, lalo pang nagkainitan ng magpumilit umabante ang mga rallyista. Nauwi pa ito sa tulakan at pukpukan. Binugahan din ng tubig ang mga nagpoprotesta. Halaunay humupa ang tensyon at nagprograma na lang sa gilid ng kalsada ang mga nagprotesta. Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang insidente. Giit naman ng PNP, nire-respeto nila ang freedom of expression pero sumobra na raw ang mga rallyista. Ang mga taga-suporta naman ni President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte, ipinagdiwang ang proklamasyon kahapon. Nagtipon-tipon po sila sa labas ng Batasang Pambansa. May dala silang mga watawat ng Pilipinas at mga tarpaulin bilang pagbati sa pagkapanalo nina Marcos at Duterte. May mga taga-suporta rin silang nagbuni sa Marcos headquarters sa Mandaluyong City. Ilang motorista rin ang nakisali sa pag-iingay kapag natatapat sa headquarters. May mga nakaantabay na pulis para sa seguridad at ilang MMDA personnel para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa lugar. Nadismaya ang ilang OFW nang i-anunsyo ng gobyerno na sususpindihin nila ang libreng hatid sa mga balikbayan sa Hunyo. Pero may paglilinaw ang Overseas Workers Welfare Administration. Alamin sa unang balita ni JP Soriano. Sa loob ng 2 taon dahil sa COVID-19 pandemic, libreng inihahatid pauwi sa mga probinsya ng gobyerno ang lahat ng OFWs na umuuwi ng Pilipinas. Ang mga OFWs na nakakompleto na ng hotel quarantine, inihahatid sa PITX para isakay sa mga bus o kaya sa mga airports sa NAIA para sa domestic sweeper flights, lahat libre. Pero simula June 1, isususpindi na ng gobyerno ang libreng hatid o domestic transport sa mga OFWs. Ibig sabihin, ang mga OFWs na ulit ang sasagot sa kanilang pamasahe pag-uwi sa kanilang probinsya. 90 to 95% of OFWs ang dumadating, lalo na yung fully vaccinated na wala ng quarantine requirement, diretso uwi na. May sarili na silang sasakyan, may sarili na silang transportation arrangements. Pero paglilinaw ng OWA, ang mga distressed OFWs o yung mga OFWs na galing sa mga shelters abroad at bahagi ng mass repatriation program ay makakalibre pa rin ng pamasahe pauwi sa probinsya. Ang mga partially vaccinated at unvaccinated OFWs na babalik ng Pilipinas, libre pa rin ihahatid sa mga quarantine hotels at libre pa rin ang pananatili sa quarantine facility ng 5 araw. Pero kapag lumabas na ang negative RT-PCR results nila, ay sagot na rin ng mga OFWs ang kanilang pamasahe pag-uwi. Pero hindi nagustuhan ng ilang nagbalikbayang OFWs ang pagpapahinto ng gobyerno sa libreng transportasyon. Pakiusap na ituloy po yon dahil may karapatan naman po ang mga OFW na mabigyan din po sila ng halaga sa pagtulong din sa ating bansa. Hindi pwedeng itigil yun. Siyempre, pagod na kami galing ng ibang bansa tapos mahirapan pa kami dito. So, kailangan namin ng tulong galing sa OWA. Ito ang unang balita. JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Ngayong araw na ang libing ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. Pero bago yan, bumuhos ang pakikiramay at pagpupugay sa huling lamay kagabi. Mula sa Taguig, may unang balita live si Bam Allegro. Bam? Susan, magandang umaga. Kagabi nga, yung huling araw ng burol ng aktres na si Susan Roses, kaya dumagsa yung mga nais magbigay ng pugay sa Queen of Philippine Movies. Bumuhos ang pagmamahal at pagkilala sa reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses sa huling araw ng kanyang burol sa Heritage Park. Bago mag-alas 10 kagabi, bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Senador Bongo para makiramay. Hinarap sila ni Senadora Grace Poe at nagkwentuhan pa ng bahagya.
Hanggang sa huling gabi, tila pila naman sa takilya ang pagdating ng mga tagahanga at nagmamahal sa aktres. Nagtiyaga sila maghintay sa kanilang pagkakataon na makapagpaalam at masilayan ang kanilang idolo sa huling pagkakataon. Tulad ni Amy Santos na dumayo pa mula Barangay Tatalon sa Quezon City kahit nahirap na siyang lumakad. Well, actually, nung nabubuhay pa yung kanyang si Ronnie po, si Fernando po, may hospital kami noon. Sa amin nagsushooting minsan si ano si Fernando po. Kaya pag nagsushooting siya sa amin, napakabait din niya. Doon namin siya pinakakain sa loob ng bahay namin. Kaya binaghahanda namin siya ng pagkain. Kaya tuwan-tuwa siya. Medyo siyempre nakakalungkot na nawala na yung isa sa pinaka maganda, mabait at saka sikat na Pilipino actress na kilalang kilala siya sa pagiging responsable, artista, mother, at saka nakaka-ano siya kasi anak siya ng doktor. Kaya maganda ang kanyang pamamalakad. Si Felia Carta, magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman. Una at huling pagkakataon raw kasi na nakita niya si Susan Roses. Ang gandang babae, parang manikin. Iba-iba sa pili sa pero sa TV, no? Ang ganda pa sa personal, kaya nakita yan. Ngayon ko na siya nakita sa personal. Paborito naman daw ni Rosemary Sigarino at ng tatlo niyang kapatid, si Susan Roses. Idol po namin siya. Tsaka ano, maganda siya bilang maano magpalakad bilang nanay ganun. Noon pa mula nung nagkaisip ako pati si yung kanyang asawa. Susan, hating gabi ng isa ra yung public viewing pero binigyan ng pagkakataon lahat ng pumila na makalapit kay Susan Roses. At mamaya na, nakatakda yung kanyang libing dito sa Manila North Cemetery katabi ng kanyang asawa, si The King Fernando Po Jr. Tayo mula rito sa Heritage Park, Bamalagre. Buong puso para sa Pilipinas. Babalik po tayo dito sa Murphy Market sa Quezon City. At ang tanong ho ng ating mga consumer, kailan daw ba tayo makaka-order ng large French fries? Ano? Dahil sinasabi ho, nagkakaroon ho ng global shortage nitong patatas. At yan ho yung aalamin natin mula dito sa Department of Agriculture. Ano ho ba ang dahilan nito? Ano ba ang maaaring gawin? Ano magiging epekto nito sa ating mga mamamayan? Pati ho yung sinasabing pagtaas sa presyo ng manok. At makakasama ho natin si Director Yuni Colt Manalo ng Department of Agriculture, National Capital Region. Magandang umaga po sa inyo, Director Manalo. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Okay, yung sinasabing pagbaba ho ng supply nitong mga imported na patatas, ano ho ba ang dahilan nito at bakit ho tayo apektado nito? Well, ma'am, ang tinatawag kasi natin na yung ginagamit na patatas sa sa mga french fries o kaya yung mga sa chips, lalo sa mga fast food. Ito po yung chipping potatoes. Okay. Ito po is ini-import natin. Okay. So, yung global supply po kasi ng chipping potatoes is affected, of course, ng fuel and even the logistic problem. So, ngayon po talaga mayroong kanipisan ng supply. Mm-hmm. But meron naman tayong mga private sector, itong involved sa mga fast food chain industries na nag-i-import. Yung nga lang po, dahil nga po sa problema sa logistics and supply na rin, meron po talagang kakulangan. Kung kulang, nagkaroon mo tayo ng global shortage, ano? Wala ba tayong ganitong variety ng patatas na pwedeng parang replacement ho natin dito para hindi tayo nakadepende sa pag-import kung sakaling nagkakaroon nga ho ng kakulangan sa buong mundo? Yes, ma'am. Magandang tanong po yan, ma'am. No? Actually, ma'am, sinisimula na since 2020 ang trial no ng chipping potatoes. Ito po is sa region sa Cordillera, sa region 10 saka sa region 11. Although medyo may challenges lang po kasi iba naman po kasi ang klima ng pinanggalingan ng patatas. So nasa trial stage pa lang po and hopefully po siguro po sa patuloy na pag-conduct natin ng trial sa mga farmers magkaroon po tayo ng pagkakataon na magtanim ng tinatawag natin chipping potatoes. Oo, so tayo, sa ganitong sitwasyon ho ba, Director Manalo, mayroon ba tayong dapat ika-alarma? Mayroon ba tayong dapat ikatakot, ipag-alala kung nagkakaroon ho ng global shortage nito? Ako sa patatas naman po, yung nakikita natin sa palengke, ito po yung tinatawag natin na table potatoes. Uh-huh. No?
Ayun nga lang po, kung talagang gusto natin kumain ng french fries o kaya dun sa mga restaurants yung mga chips nila, siguro po magkakaroon ng limitation ng mga large servings kasi alam nyo naman po, ino-offer ng ating mga restaurant yung mga large and extra large. Baka po ngayon, regular fries lang muna. Pero kumusta po ang presyohan ngayon ng local na patatas natin? Yung sa local na patatas po, sabi nga po ng ating mga farmers sa Cordillera, medyo maganda ang presyo nila. Mm-hmm. No? But dito sa NCR, alam naman po natin na dinadala po yan, no? Papuntang Manila at kailangan nating kumonsumo ng ano, ng crudo. So medyo po may kataasan ng 10 piso mula between 10 to 20 pesos po per kilo pagdating na dito sa NCR. So sa ano ho ang dapat kayang gawin ngayon ng DA para po kung may nagkakaroon tayo ng ganitong global problem sa patatas, ano ho yung dapat gawin ng DA para ho mapalakas yung mga magsasaka natin na nagtatanim muna ng patatas? Well, kung sa, yun nga po, kung gusto natin sa chipping potatoes, bukod po siguro sa pag-trial no, ng mga varieties from abroad, siguro po tingnan natin yung ibang variety na ng patatas o kaya even nga po yung kamote. Baka naman po tangkiligin natin din yung sweet potato kasi kung yung medyo malalaki talaga po ang size na pina-fries natin, yung mga nakikita natin sa mga palengke na niluluto pang merienda, baka pwede po yun, no? Yung Filipino fries naman. Oo, baka it's about time, ano? Yes po. Na tangkiligin natin yung sarili natin patatas, di ba? Para hindi na tayo masyadong nagpapa-apekto dito sa global shortage ng patatas. At total, meron naman tayo pang palet na tanim, yes po, natin, ano? Yes po. At syempre, mas makakatulong pa rin ho yun sa sektor natin ng mga magsasaka. Yes po. Okay, maraming salamat po si Director Unicol sa Manalo po ng Department of Agriculture, National Capital Region. Magandang umaga po sa inyo, sir, at maraming salamat po. Salamat din po. Magandang umaga po. Tinanggap na ng abogado, komentarista at vlogger na si Attorney Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles ang alok sa kanya ni President-elect Bongbong Marcos na maging kanyang press secretary. Pamumunuan ni Angeles ang Presidential Communications Operations Office o PCOO na nangangasiwa sa mga istasyon ng gobyerno. Trabaho rin ng PCOO magpakalat ng impormasyon kaugnay sa gawain ng Pangulo at ng Executive Branch at magbigay ng accreditation sa media. Ayon sa Chief of Staff ni Marcos at incoming Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez, inalok kay Angeles ang puwesto noong nakaraang linggo at tinanggap niya ito nitong Martes. Si Angeles din po daw ang mga ngasiwa sa mga press briefing. Sa press release na inilabas ng kampo ni Marcos, nagpasalamat si Angeles sa oportunidad. Tinatanggap daw niya ang nomination at ang responsibilidad sa pamumuno ng PCOO. Pitong illegal na isabong website ang naipasara na raw ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay Yusek Jonathan Malaya, iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nangangasiwa sa mga ipinasarang website para masampahan ng karampatang kaso. Tuloy-tuloy rin daw ang pagbabantay ng pulisya para matukoy ang iba pang website, online application at illegal na operasyon sa social media para maipasara. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Meta para matanggal ang Facebook pages na may kinalaman sa isabong. Panawagan ng DILG sa publiko maging mapagmatsyag at agad isumbong sa mga otoridad kung may impormasyon sa mga lugar kung saan nag-ooperate ang mga online sabong. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, magpapatuloy po sa mga susunod na buwan ang La Nina phenomenon, ha? At yan ay ayon sa PAGASA. At dahil rainy season ngayon sa bansa, yan yung southwest monsoon. Ito mga kapuso, ha? Magiging mas maulan po yung tag-ulan. Huling nagkaroon ng La Nina noong 2020-2021 at itinuturing namang huling record ng isang malakas na La Nina ang naranasan sa bansa noon pong 2010 to 2011. Sa ngayon, patuloy na umiiral sa may southern section ng Mindanao, yung Intertropical Convergence Zone o yung ITZZ. At sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, sa buong bansa, dito sa Luzon, sa umaga, halos walang ulan, maliban sa Palawan. Western section ng Visayas, may ulan ngayong umaga. At maging dyan sa Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Sokcergen, maging dyan sa Misamboanga at Sulu Archipelago, may ulan sa umaga. Pero pagdating ng hapon, umpisa na po yan na kung saan buong Pilipinas, may mga kulay, mga thunderstorms yan mga kapuso, may mga malalakas yung kulay orange na yan, lalong-lalo na dito sa Mindanao. Kaya mga kapuso, ha, sa hapon,
maging I am ready sa posibleng flash flood at landslide dulot ng mga matitinding pag-ulan nitong mga intense thunderstorm. Sa mga taga Metro Manila, sa umaga, wala po tayong ulan, walang kakulay-kulay ang buong Metro Manila. Pero pagdating ng hapon, natakpan na ang Metro Manila ng kulay dilaw at green. Iyan po yung posibleng hanggang katamtamang mga pag-ulan dulot ng thunderstorms dito sa Metro Manila. Kayo mga lalabas ng bahay, ha? Magdala po kayo ng payong o anumang panangga sa ulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mantani. Samantala, nagbabalik po ang Alimango Festival sa Calawag, Quezon. Ginawang makahulugan ng lokal na pamahalaan ng Calawag ang pista matapos po ang dalawang taong pagkansela nito dulot pa rin ng pandemic. Tampok nito ang mga naglalakihang alimango. May contest din sa pinakamabilis at pinakamabigat na alimango. Ibinida rin po sa pista ang iba pang produkto roon gaya po ng prutas, gulay at mga kakanin. Ang pagdiriwang ay pasasalamat sa masaganang biyaya ng karagatan at sakahan. IGA nagsagawa ng operasyon ng Interagency Council for Traffic o IAC at Task Force Disiplina sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Target nila ang mga pampublikong sasakyan na higit ang sakay sa dapat na kapasidad nito. Yan ang unang balita ni Corinne Katibayan. Corinne? Ang alas 8 ng umaga kanina nagsimula ang operasyon ng IAC dito sa Commonwealth Avenue. Ang target nga ng operasyon ay ang mga sobra magsakay na pampublikong sasakyan. Ngayong alas 7 ng umaga, nasa 10 na ang nahuli nilang bus na lampas sa pinapayagang capacity. Pwede na raw kasi ang 100% capacity pero bawal ang tayuan. 1,500 pesos igan ang multa na babayaran ng mga nahuling konduktor. Kanina nakausap namin ng isang konduktor na nahuli na si Joey Gatos. Depensa niya, alam niyang bawal mag-standing pero bababa na raw kasi ang mga pasahero sa Techno Hub. Kaya malapit lang daw ito. Ngayon tuloy, kailangan na niyang magbayad ng ticket pero ang gagawin daw niya, maghahati na lang daw sila ng driver. Ayon sa mga taga-IAC, maliban sa excess passengers, huhuli rin sila sa mga nagbabiolate ng RA 4136 LTO Land Traffic Laws at RA 8551 Seatbelt Law. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako, si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Lumalaking utang ng Pilipinas at mga programang naunsyame dahil sa COVID-19 pandemic, yan daw ang mga dapat pagtuunan ng pansin ng susunod na Administrasyong Marcos ayon sa NEDA. Binabalangkas na rin ang 5.268 trillion pesos na proposed national budget para sa taong 2023. May unang balita si Bernadette Reyes. 5.268 trillion pesos ang proposed national budget para sa taong 2023 sa ilalim ng bagong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Binabalangkas pa ang paggagamitan nito. Pero ayon kay outgoing NEDA Director General and Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, may mga panukalang batas at programang hindi raw natuloy dahil sa pandemya at dapat pagtuunan ng pansin. Kabilang rito ang pagpasa ng Tax Reform Package 3 para sa mas patas na pagbubuwis sa mga ari-arian at Package 4 para sa mas simple at mas mabisang pagbubuwis sa passive income o kita sa labas ng karaniwang trabaho at financial taxes na maaari raw makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Livestock, corn and poultry bill para mapababa ang presyo ng karne at pagbuo ng departamento na magsisiguro ng water supply sa halip na hiwa-hiwalay ang mga ahensya. Bukod sa pagsigurong matutuloy ang mga nasimulang programa at maipasa ang mga panukala, haharapin din ng Marcos Administration ang pagbayad sa karagdagang 3.2 trillion pesos na inutang na bansa ngayong pandemya. Ayon sa Department of Finance, kailangan ng dagdag na 249 billion na revenues kada taon sa loob ng 10 taon para mabayaran ito. Ayon sa NEDA, ang bagong pagkakautang ng Pilipinas ay ginamit para sa pagresponde sa COVID-19 pandemic, kabilang na ang pagbili ng mga vaccines, pagbibigay ng mga subsidiya at pagtulong sa mga negosyong tinamaan ng pandemya. Nitong Marso, umakyat sa 12.68 trillion ang pagkakautang ng bansa.
Sabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa isang pahayag, makatutulong kung ipagpapatuloy ang fiscal measures at resource mobilization programs para matuloy na maipatupad ang mga socio-economic programs, manatili ang kasalukuyang credit rating at mabayaran ang mga utang. Naniniwala naman ng NEDA na kayang unti-unting mapababa ang utang. Kabilang daw sa maaaring gawin ang mas mabisang tax collection at pagbabalik ng face-to-face classes na makatutulong para tuluyan ang magbukas ng ekonomiya. Sabi ni Chua, nakausap na sila ni incoming NEDA Chief Arsenio Balisacan kaugnay ng kanyang mga rekomendasyon para sa transisyon ng bagong administrasyon. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino. Mga kapuso, naiproklama na ng Kongreso ang 17th Pangulo ng Pilipinas, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabayan ng proklamasyon kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ngayong malapit nang magpalit ang administrasyon, ano kaya ang hirit na hiling ng kapuso ng netizens na gawing prioridad ng mga susunod nating leader? Nako Igan, Connie, sari-sari ang hiling ng ating mga kapuso netizens. Para kay Girlie Cervantes, provincial rate sa mga manggagawa ang nais niyang repasuhin ng susunod na administrasyon. Pareho lang daw kasing mataas ang mga bilihin sa Metro Manila at probinsya. Habang kay Jubilin Mercado, ibalik daw sana ang dating presyo ng mga bilihin. Sana rin daw ay tumaas ang presyo ng palay para sa ating mga magsasaka. Pagbaba ng presyo ng mga bilihin din ang hirit ni Amado Cantong. Bigyan din daw sana ng ayuda ang lahat bilang panimula sa mga gustong magnegosyo. Para naman kay Aya Menor, dapat gawing prioridad ang sektor ng kalusugan. Dekalidad na edukasyon ang nais naman ni Roxy Gardenia na gawing prioridad. Pati na rin ang pag-unlad ng bansa. Si Angelica de la Cruz, hiling na gawing prioridad ang mga nawala ng hanap buhay. Babaan ang singil sa tax at gawing all levels na ang face-to-face classes. Ipoproklama na po mamayang alas 4 ng hapon ang National Board of Canvassers sa mga nanalong party list sa election 2022. Tapos na ma-canvass ang mga boto mula Lanao del Sur. Abisuhan sa pamamagitan ng email ang mga nanalo. Tiyak na may upuan sa kamera ang lahat ng party list na nakakuha ng 2% ng mga boto. Walang formula na itinakda ang batas sa pagproklama ng party list. Ang sinusunod lang ng NBOC ay ang pinakahuling formula sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya ang rekomendasyon ni Kamala Commissioner George Garcia pagkatapos ng proklamasyon ay gumawa ang Kongreso ng batas na nagtatakda ng formula sa proklamasyon ng mga party list. Isa si re-elected Senator Risa Ontiveros sa 12 ipinoklamang senador sa election 2022. At kaugnay niya iba pang issue, makakapanayam natin siya ngayong umaga. Magandang umaga po and congratulations, Senator Ontiveros! Magandang umaga po, Igan. Salamat po sa inyo. Kayo pong kaisa-isang oposisyon sa hanay ng mga nanalong senador. Ang tanong eh, paano nyo po ito haharapin, yung hamong ito? Siguro, Igan, unang-una na itutuloy ko yung pagkilala ko sa Senado bilang isang independyenteng institusyon. At mananatili po akong responsableng fiscalizer, check and balancer sa loob nito, particular bilang miyembro ng minorya. Isang minorya na kayang-kaya tulad nitong nakaraang 6 na taon, kayang-kaya pong makipagtrabaho namin sa mga kasamahan namin, sa majority, para sa mga common advocacies, sa mga bills, resolutions, budget interventions. Kaya ko rin, nakapasa ng higit 20 batas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon eh dahil sa kakayahan namin mga senador makipagtrabaho sa isa't isa. So sa ngayon, nakatutok talaga ako sa prioridad na makabuo kami ng minorya, gano'n man siya kaliit o mas malaki, basta't tunay at magiging mabisa pa rin tulad ngayon sa ilalim ni Minority Leader Frank Drilon. At syempre, lampas pa sa Senado, andyan yung iba't iba nating institusyon sa ating lipunan, ang ating mga simbahan, ang mga
NGOs, ang civil society community, pati nga ang private sector. Mukha man akong nag-iisa sa ngayon, ano, sa loob ng Senado, ay yung mas malawak na hanay ng ating mga mamamayan ay makakasama pa rin, Igan, sa pagsulong ng mga batas para sa mga mamamayang Pilipino. Humihingi po ng panalangin, no, si President-elect Bongbong Marcos na tulungan siya, hindi man maging perpekto, eh yun ang kanyang naistahakin. Paano yung check and balance niyo po sa Senado na hindi masasabing hadlang, no, o laging kontra sa programang nais niyang isulong? Well, for sure, yung check and balance mula sa unang panahon, kinilalang hindi nga hadlang, hindi pangontra lamang, kundi isang esensyal na elemento ng anumang gobyerno, ng anumang lipunan, lalo na dahil pinaglalaban natin ang pagiging mas demokratiko pa ng ating bansa. Kailangan yan sa Senado, kailangan yan sa buong gobyerno at sa lipunan natin. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, Igan, nitong nakaraang higit kalahating dekada na nasa minorya ako, nasaksihan ko at naging bahagi na aktibo sa checks and balances kami, aktibo sa pag-fiscalize at the same time naging napaka-produktibo sa forma ng mga iba't ibang mga batas. Opo. At nakikita kong magandang ipagpatuloy iyon sa ilalim ng papasok na administrasyon. Dahil hindi naman iisa, kundi diverse, magkakaiba, iba-iba ang pananaw nating mga Pilipino, nating mga mamamayan. At karapat-dapat lang na magkaroon ng representasyon ang mga ito. Para ibalik yung pagpatuloy at lalong higitan yung mga masisiglang debate. Opo. Para magbunga ng mga higit pang maayos na batas. Okay, Senador, nakapag-usap na ba kayo ni Senador Coco Pimentel hinggil sa issue ng Senate Minority? Pwede nyo ba ibahagi sa amin? Sino po yung susunod na Senate Minority dyan? Well, kaming dalawa pa lang po ang nakapag-usap para at least pagtibayin yung aming talagang direksyon papunta sa pagbubuo ng minorya. May ilan pa po kaming mga kinakausap para mag-explore ng posibilidad na magdagdag sila, idagdag nila ang bilang nila sa minorya. Pero very, very early stages pa lang, Igan, kay Sen Coco ko pa lang maikikwento sa iyo na nakapag-usap kami. Pero in the next few months, papunta po sa susunod na opening of session ng 19th Congress at syempre yung SONA, mas mabubuo na po iyon. Sino ba napipisil maging minority leader? Hindi pa kami nag-uusap ng pinal dyan. Okay. Pero ako, Igan, ang prioridad ko talaga, pinakaunang building block ay buuin ang aming minorya. Isang tunay, kung anumang laki niya at mabisang minorya. Mm-hmm. Kung ano yung aming division of labor sa loob nun, pati yung sinong manunungkulan bilang minority leader, bukas po ako dyan. Basta't ang first priority ay magbuo niyang minorya. Marami kayo naiwan na imbestigasyon ng katiwalian, no? Pastillas, Parmali. Sa pagpasok nitong bagong Senado, ano ba nangyari sa mga imbestigasyon na yon? At ito ba'y magiging prioridad mo rin? Yes, patuloy pong mananatiling prioridad. Hindi lamang ko, hindi lamang ng magiging Blue Ribbon Committee sa susunod na Kongreso, pero ng buong Senado. Sa higit 100 taong kasaysayan nito bilang institusyon ay ilang beses talagang tumindig, minsan nag-iisang tumindig na institusyon para iwasto at punuin ang anumang pagkakamali o pagkukulang sa ating gobyerno at saka sa ating lipunan. At merong magagandang resibo ang Senado tungkol dyan, Igan. Kahit nitong huling ilang mga taon, yung Pastillas investigation na ginawa ng aming Senate Committee on Women, higit halos 2 taong itinakbo iyon, nagbunga talaga ng isang committee report na inadopt ng buong Senado unanimously at punong-puno ng mga findings tungkol dyan sa
POGO-related prostitution, yung illegal recruitment and detention, iyang malaking pastilya scandal hanggang human trafficking na kahit habang tumatakbo pa ang mga investigasyon, Igan, ginagamit na ng ating mga executive at constitutional bodies. Okay. Ang NBI, ang DOJ mismo, ang Bureau of Immigration mismo at ang Ombudsman. At nananalig ako patuloy nilang gagamitin para sa patuloy na case build-up at filing. At may mga rekomendasyon din po iyon, mga pag-amyenda sa ating mga batas, mm-hmm, sa immigration, pa-protection sa kababaihan at mga, opo, bata. And ganun din sa formally, inaabangan ko pa rin sana, Igan, by next week, ma-sponsor sa floor at sana ma-adopt din po ng Senado. Maraming salamat. Good luck, Senador Risa Ontiveros. Salamat, Igan. Ingat po. Apat na motorista ang sangkot sa kabi-kabilang aksidente sa Quezon City kagabi. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Pasado alas 2 na madaling araw nang humambalang sa gitna ng Quezon Avenue sa may Delta intersection ng dalawang sasakyang ito. Bagamat makikitang pareho sila ng posisyon, magkaiba naman sila ng pinanggalingan. Ayon sa miyembro ng Quezon City Task Force Disiplina na nagbabantay sa lugar ng mangyari aksidente, galing daw sa gawin ng EDSA ang kotse habang patawid sa West Avenue galing timog ang SUV. Yung kotse po, galing po doon, naka-stop na po. Medyo mabilis pa rin po yung patakbo niya. Tapos ito pong isa na yan, papasok po dito po. Kaya po nasalpok ng malakas. Kaya yung kotse, napaangat siya. Sa gawing passenger side raw sumalpok ang kotse kaya umangat. Tatama raw sana sa mga taga task force disiplina ang SUV pero iniliko ng driver ang sasakyan kaya sa poste ito bumangga. Nayupi ang parehong sasakyan. Iniinda ng sakay ng SUV ang kanyang braso. Pinag-iisipan pa ng mag-asawang sakay ng SUV kung magsasampa sila ng reklamo. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Ilang minuto naman matapos ang banggaan ng dalawang sasakyan, sinalpok naman ng isang taxi ang motorsiklong nasa harapan niya sa parehong intersection. Red light lang boss, suminto ako sa unahan, tapos naka-stop na ako, siya naman dumiretso, binangga ako sa likuran. Tumilapon daw siya kaya nasira at nagkagasgas ang kanyang motorsiklo. Pinababayaran ni Jester sa driver ng taxi ang nasirang motorsiklo, pero hindi sila magkasundo sa bayaran. Unang bigay ko sa kanya, sabi ko 4K lang, pero pag kinusumok, ngayon naipag-usap, sabi ko, okay, bibigay ko yung motor kayo magpagawa para malaman nyo kung magkano ito itong gastos. Bukas nga, nabukasan kasi wala na kayong pera ngayon, sir, eh. Bukas pa, sir, eh. Sabi ko, taga Marikina ka lang naman, diba, sir? O sa Jaymo na lang, babayaran kasi 4,000. Yan ang unang balita sa Quezon City. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang sinira sa Butuan City. Sa San Ildefonso, Bulacan naman, hinagisa ng granada ang bahay ng isang barangay captain na kapatid ng uupong alkalde. Narito ang unang balita. Sira, flat ang gulong at puno ng butas ang pickup na ito sa San Ildefonso, Bulacan matapos mahagisa ng granada noong Lunes ng gabi. Tinamaan din ang shop nilang bahay kung saan ito nakapark. Pareho itong pagmamayari ni Barangay Alagaw Captain Alan Galvez na kapatid ng uupong alkalde ng San Ildefonso. Ayon kay Galvez, wala silang nakitang salarin dahil hindi sila agad lumabas ng bahay sa pangambang may kasunod pang pagsabog. Pero nahagip sa CCTV ang pagdaan ng hinihilala nilang nagpasabog ng granada. Giit ni Galvez, may kinalaman sa politika ang insidente. Kasi wala naman akong kaaway kahit sino, wala akong kagalit. Ibinigay na sa pulisya ang kopya ng CCTV para sa imbestigasyon. Natukoy rin nila na galing sa isang MK2 fragmentation grenade ang lever na ginamit sa pampasabog. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Butuan City. Tinunaw ng PIDEA ang halos 800 gramo ng shabu na mahigit 5 milyong piso ang halaga. Sinunog naman ang mahigit 20,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ang mga sinirang droga ay nakumpiska ng PIDEA mula sa iba't ibang operasyon. Minabuti raw nilang sirain ito para hindi na maibalik sa lansangan. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Kumusayin naman natin ang bentahan ng manok na nagtaas na rin ang presyo. Balikan natin sa Murphy Market sa Quezon City ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan, nakapamili ka na ba? Alamin natin dito yung presyo ng manok, baboy, baka, pati na ang patatas. Sinasabing mayroong
global shortage. And dito si isa sa mga nagtitinda dito. Ma'am, kumusta yung benta nyo ng patatas? Okay. At di ba? Tumaas na magtumaas. Tumaas ang presyo? Ano, ano ba? Dumami ba yung bumibili ng lokal na patatas dahil may kakulangan tayo sa buong mundo? Okay lang po. Ganun pa rin naman. Ganun pa rin naman. So yung presyo medyo tumaas lang. Magkano itinaas? Ano po, 20 pesos per kilo. Per kilo. Okay lang pa yan? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Yan, tumaas na po presyo ng patatas. 2 weeks ago, 20 pesos per kilo. Alamin naman natin ang presyo nitong mga binebenta dito. Binebenta ang manok at baboy dito po sa Murphy Market. Yes, dito po. Ma'am, magtatanong lang po. Kumusta ho? Ay, no, ma'am. Kumusta ho presyo ng manok natin? Nagmahal ba? Naku, grabe po. Mas mahal pa ho ang kuhunan namin ngayon kaysa noong Pasko, bagong taon. Kailan noong tumaas? Ay, tinangkong. Nag-umpisa po noong tumaas ang gasolina. Ay, sa gasolina. Na magkano ho itinaas? Grabe po. Gano? Yung sa kalantina lang, 20, mahigit na 20 plus na eh. 20 pesos per kilo na. Hindi po, mahigit. Mahigit. Ay, ano po sa ho ang benta? Ano po? Natumal kasi nga medyo nagmahalan na po. So sana eh medyo naman sana bumababa. Ano po? Ayun nga po eh. Kasi nahirapan din kami kasi sa taas ng puhunan. Oh, nga yan na dahil na naman. Lahat pala. Mga nagbebenta ho dito ng ibang paninda dito sa Murphy Market. Yun yung presyo ng manok na tumaas nga daw po ng 20 pesos mahigit ang presyo ng binebenta ang manok dahil sa pagtaas sa presyo ng gasolina. So ito naman ho ang ito. Tay, kumusta ho ang presyo? Kumusta ho ang presyo ho ng ano ng baboy na binebenta natin? Mataas po eh. Mataas. Magkano ho itinaas? Malaki na ho. Magkano po? Ngayon ho, 360 na bentahan eh. So, mula sa dating presyo, magkano ho ang itinaas? Mga 20 pesos, 50 pesos? Mga ganun, mga 20, 20 na pesos. Po. Eh, kumusta ho ang benta? Matumal ho. Matumal. Sobra ho kahal. Dahil sobrang, eh, itong baka, tumaas din? Baka din ho, pares din. Tumaas din? Pero konti lang ang tinaas at baka, di katulad ng baboy. Ah, ito ho yung mga presyo nyo. Ang baka lamang, 430, baka po to, 370. PM po, 390. So, matumal ho ang benta? Matumal ho eh. Matumal ho ang benta? Medyo binibili kasi ngayon, yung mga imported. Na? Smura. Ah, may imported na mga baka ho? Gano'n. So, kayo, kapitado yung benta nyo. Ayan ho ang mga daing ho. Na mga nagtitinda dito. Ayan ho ang kalaban natin na number one, yung imported na smura. Isa sa local. Yan ho ang mga sentimiento, no? Daing ho na ilan ng mga nagtitindang nagtitinda ho dito sa Murphy Market kugnay ho ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin gaya nga ho ng patatas nagsimula tayo at pati ang manok na tumaas na rin ho at itong mga presyo ho ng baboy at baka at sinasabi nila ang kakompetensya nila sa mga panahong ito ay ang mga ibinebentang imported na produkto sa mga pamilihan kaya medyo kailangan eh medyo mag-ano-ano po tayo sa ating paggastos dahil nga ho talagang patuloy ho ang pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin. Balik po muna tayo sa studio. Sinuyod ng MMDA ang ilang kalsada sa Maynila para manita at maghatak ng mga sasakyang ilegal na nakaparada. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, tuloy-tuloy ang operasyon ng MMDA sa paglilinis sa mga kalsada sa Metro Manila at ilang araw na dito sa Maynila sila nag-ooperate. Ngayong Webes dito sa kahabaan ng Abad Santos ang tinarget nila para tiketan at hatakin ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kalsada. Marami pa rin dito ay nakahambalang sa mga sidewalk na dapat ay daanan ng tao. Mayroon ding ibang sa mismong kanto nakaparada na delikado lalo sa mga papalikong sasakyan. Hindi naman umubra sa MMDA ang pakiusap ng ilang may-ari ng sasakyan. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit Head Bong Nebrija, paulit-ulit naman silang nagpapaalala pero nagpapabalik-balik pa rin sa hindi tamang paradahan ng mga sasakyan. Karamihan sa mga kaling inooperate nila ay galing sa mga reklamo o sumbong sa kanilang hotline. Tulad ng dati, pag walang driver, diretso to ang sasakyan. Kapag dumating naman agad ang driver ay titiketan ito at magmumulta ng 1,000 piso. Sa tuma ng Marikina, tutubusin ang mga nahatak ng sasakyan. Igan, sabi ni MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit Head Bong Nebrija, magtutuloy-tuloy ang kanilang operasyon hanggang sa makaabot sila sa Divisoria kung saan mas marami ang sumbong. Hanggang June 30 o bago magpalit ang administrasyon, mag-ooperate ang MMDA sa pangunguna ni Bong Nebrija. Kaya palala niya,
iparada sa tamang lugar ang mga sasakyan. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Official ng pinakilala si Chantal Videla o Shanti bilang bahagi ng Korean girl group na Lapidus. Inanunsyo yan sa Twitter ng kanilang grupo at agency na MLD Entertainment. Si Chantal ay half Pinay at half Argentinian. Bago pa man maging K-pop trainee, nakilala na ang kanyang husay sa pagganda at pag-arte dito sa Pilipinas. Sa debut, makakasama ni Shanti sina Shanna, Hyeon, Sowon, Yui at Bessie. Sa June 20 ang debut ng grupo. Samantala, double good news! Dahil matapos ang 11 taon, muling magko-concert sa Pilipinas si Justin Bieber. Bahagi ito ng kanyang Justice World Tour. Sa October 29, nakatakda ng kanyang concert sa CCP Open Grounds. Sa sobrang excitement ng fans, nag-trending sa Twitter ang hashtag JusticeTourPH. At eto pa, magbabalik Pilipinas silang American pop rock band na Lainey. Mapapa Hearts Hurt So Good ang fans sa concert nilang nakaschedule sa November. Samantala, maaga pa lang mahigpit na ang seguridad sa Manila North Cemetery kung saan ililibing ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. May mga tagahanga rin maagang nagtungo roon. At para na alamin ang pinakauling sitwasyon, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene? Igan, puspusa na ang pag-asa rito sa Manila North Cemetery para sa libing mamaya ng Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. 11:30 a.m. ililibing si Mrs. Roses. Handa na ang kanyang huling hantungan sa tabi mismo ng kanyang asawa na si Fernando Poe Jr. Pininturahan at linis na yan. Nag-alay din ang gulatak ang kanyang fans. May entablado rin ito para sa maikling programa. Ilang fans na rin ang naghihintay dito. Ang isa sa kanila, 65 years old na si Mercy Umol. Kahapon pa ng tanghal na ito. Dumayo pa siya mula Malinta, Valenzuela. Gusto raw kasi niyang mauna dahil alam niyang narami ang tao. Isa raw siyang masugid na tagahanga na mag-asawang Susan at S.E.J. Lahat daw ng pelikula nila, napanood niya. Kaya raw labis ang lungkot niya noong malamang balita. Nabutan din namin dito si Romy Poblete. Naalala pa raw niya nagtakad siya mula sa burol ni S.E.J. hanggang dito sa Manila North Cemetery. Ngayon, maaga na dahil gusto niya raw dumalo sa libing ng isa pa niyang idolo. Kung maaari nga raw, gusto niya rin tumulong sa paglilibing. Samantala, ngayon pa lang, higpit na ang seguridad dito. Sa labas ng cemetery, clear ang daanan. Ayon kay Paolo De Mesa, admin staff ng Manila North Cemetery, mahalaga raw na walang obstruction o sagabal sa oras ng libing. Kaya bawal mag-park sa mga daanan. Ayon pa kay De Mesa, naghanda na nila ang pagdami ng tao kaya mahigpit ang seguridad. Pwede naman daw pumasok kahit sino, hindi nila lilimitahan ang senior citizen kahit mga bata. Basta lang daw susunod sa health protocol. Ayon kay Police Major Philippines, ang MPDPIO, dahil sa 200 na tatalga rito para masiguro ang kapayapaan at kaayusan. Yan ang unang balita mula rito sa Manila North Cemetery. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.